sa katimugang bahagi ng Luzon ay matatagpuan ng dalawa sa pinaka-aktibong bulkan sa Pilipinas. Ano-ano nga ba ito? At saan ito matatagpuan? At syempre, anong lugar ang pwede natin ma-experience kasama ang pamilya? Tara, adventures tayo! Nagkakaubusan naman ng aircon bus papunta ng Bicol. Live mula sa PATX. Wala na daw na biyahe pa Bicol. Let's go! At like and subscribe muna before you watch this video. Bago kami bumiyahe, ay nanghiram ulit kami kay Bajaj Philippines ng tri-wheeler na gagamitin namin pa Bicol. At sa paghahanda namin sa biyahe na ito, ay nilagyan namin siya ng trapal para protection sa ulan. Pinalitan din namin ang ilaw ng LED. Papantagan rin natin yung stock na ilaw na Bajaj RE kasi long ride tayo, so kailangan maganda yung ilaw. So ito LED, ito yung binigay sa akin ni Doc na Opera LED light. Tested ko na to, maganda to kasi nasubukan lang namin to sa Endurance. So ito yung stock na ilaw ng Bajaj RE. Ito. Ayan. Ilaw na pinalit natin. Oh, ha? Sobrang lakas. Walang low. Ayan yung low niya. Oh. Ayos, di ba? Approved. Thank you, Doc. Hihiram muna tayo sa kanya ng ito. Ang tawag dito, Jobin? Wide rim ng Bajaj RE. Gano'ng kakapal yan? Kapal? Oo. 50% yung kapal. Anong diferensya na doon sa normal na gulong ng Bajaj RE? Tubeless. Yan, tubeless yan. May sealant. Yan. Ang kataba, yung wide rims. So, makapal pa, no? Makapal pa. Makapal pa. Abot pa ng Mindanao yan? Abot pa. Tagal na, bibilang ang taon nata. Hindi pa napa-plot sa'yo kahit isang beses? Napa-plot yan. Mga maganda nga ito pang long ride, ah. Magkano yung mga gantong mugs naman? Gantong mugs? Pag-swap na ganito. Pag-swap na yan. Yung swap yung mugs na ganon do dito, magkano maabot? 6,500. Okay. Pag ano, pag walang swap, medyo... 9,000. Oo, 9,000 pag swap. Walang swap, no? Walang swap. Medyo mahal, no? So, ganyan ang itsura ng stock tire. Yan. Yan yung dati. Stock tire yan, ah. Yeah. Ito yung... Ito yung wide rim. Kapal, oh. And delivery from Aramis Gears. Uy! Custom drips. Susubukan natin siya papunta sa Bicol. Tatlo yan. Yan, 995 lang isa. So, ito yung link nila para sa pag-order. Yan. Subukan natin. Yes! Paalis na kami dito sa Tagaytay. Ito yung transient house namin na pinaparenta. Good for 2 bucks for 1,200. So, kita-kits tayo sa Bicol. Let's go! Nakita nyo na maliit yung volcano. Punta tayo dito sa medyo mas malaking volcano. Bumili lang tayo ng butane kasi medyo matagal-tagal tayo mawawala. Mga seaweeds. Mileage natin ngayon ay 3,089. Currently, dumadaan tayo ngayon sa Talisay. So, saan ito yung pinakamatalik dito sa Talisay. Yeah.
border na tayo ng San Pablo at Quezon. Dito na tayo sa boundary ng Sarayaya at papuntang Lucena. Currently na kalahating gasolina tayo. Simula Tagaytay hanggang dito. Minimake sure lang namin, nagpapagas na namin. At saka magbabaon na rin kami ng gas. Para safe na sa mga medyo malalayong bilap. Dinabutan na kami ng malakas na ulan simula Quezon. Itagdag ko pa rito ang hindi maagad ng kalsada pati po ng zigzag road. Saan lang kayo pagpupunta ng Quezon? Ang daming lubak-lubak. Nagmamadali kami sa pag-ahon dito sa zigzag road na delikadong masiraan sa gitna ng bundok nitong katimonan. Bukod sa sobrang lakas ng ulan, ay wala din signal na kahit anong network dito. At habang paahon kami, ay ito ang nangyari. Guys, merong nagpatulong sa amin at iwala kaming magawa. Pero kotse siya, ha? Parang awa, parang harap. Yan. Kapag makita nyo guys, comment lang kayo. Bad news, may parang naputol. Thank you kay Lola na sabi ni Lola sa bahay. Ni Lola Pasig. Ni Lola Pasig. Na ingatan kami. Thank you Lola Pasig. Pwedeng itali kahit man madaanan nyo sana sa kahit may gantong problema tulong nyo hindi yung pagpapilaan nyo katulad kasi hindi lang namin pinapakita sa mismong YouTube na tumutulong kami hindi, hahata ko din eh ilalagay yung wood. Kapag kita niyo guys kung sa gilid na yon, ayun sila. Ayun guys, may baby para sa loob. Nasa hatakin, nasa likod kami ng kotse na na sila. Hindi kasi pwede siyang bumigla ng preno kasi umuputol yung tali. Kaya tapos nasa likod ng preno. Inassist namin sila hanggang sa makababa sila ng katibuhan ng zigzag road. At iiwanan na lang nila ang kanilang sasakyan at sasabay sa nakapikap truck papunta ng Bato, Pamarinisur. Sobrang hirap mag-drive ng gabi. Tapos na ulan pa, eto, nakatulog tayo at nagpahinga saglit sa tabing daan. Hindi namin kakayanin dumiretso kaya nakatulog muna kami sa mag-anak namin dito sa Gumaca, Quezon. Sobrang lakas ng ulan, grabe. Sobrang lakas ng ulan, sinalubong tayo ni Ness. Thank you so much. Dahil sa pagpatuloy ng paglakas ng ulan kinabukasan, ay inalaan na lang muna namin ang isang araw para makipag-bonding sa mga kamag-anak namin dito. Sakto pa, ito ay bisperas ng Pasko. Pagkakataon na din para ma-enjoy ng mga bata at makipaglaro na din sa mga ibang bata na taga rito. Ayan, the traffic. Alright. Nakapagkarga na tayo. Good morning. Pero tayo ngayon ng Legazpi. Jeanette. OJ. Dito. Dito. Yes. Salamat. Jeric. So yun, traffic dito sa mapuntang Ginyangan. Para na po niya.
Nakapover muna kami dito sa may waiting shed dito sa may Tagkawayan, Quezon. Simula Uno sa Riaya hanggang dito sa Tagkawayan ang isang full tank. So magsasali na ulit ako. Next stop namin siguro Naga na. Dito na muna kasi muna kami magluluto, magpapahinga, yan. So inabot kami ng 3 oras simula gumaka hanggang dito. Hello? Corn beef. Luto tayong corn. Hi! So sandok na si Mami para sa amin. Sok si Mami ng tubig. Ting creamer, asukal, ay kape. Sarap. Lagay ko muna. Good morning. Here's the camera. Alright, sarili na natin ang gas. Itong three-wheelers na gamit natin. Full tank! Bye! Thank you, waiting chef! Yes! Umainit na! Alright! Nasa Ragay na tayo. Dito daw maraming lubak. Yan, hold nun. Dito kayo magdahan-dahan. So, meron pa tayong 2 hours and 5 minutes papunta ang Naga. Dito sa Sipokot. Nasa Sipokot na kami. Isang oras na lang papuntang Naga. Pagkas lang tayo ng 200 dito sa San Fernando. Tapos kain tayo dito sa spot na yun. Gas tayo ng 200 dito sa May Phoenix. Yan sa kaliwa nyo, dito. Yan makikita nyo yung Mount Isarog. Then pag forward nyo dito, dun pala sa malayo, matatanong mo na yung Mayon Volcano. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, ay nakarating na kami sa Kamali, Galbay. At naghanap na din kami dito ng campsite na pwede namin tulugan ngayong gabi. Aahon na tayo dito sa Twinan Hills. Saan dito tayo magpapalipas ng gabi. Kasi dito yung pinakamagandang view ng Mayon. At masarap mag-camping. Ang ganda! Ano ba sasabi mo? Ten
number 10. Yan, isa sa nakakilala sa atin dito sa Mayon Volcano tayo ngayon. Dito tayo ngayon matutulog. Shout out sa mga subscriber ng ating Badjats Idol. Yes. Thank you sir, thank you, thank you, thank you. Blue Betty EB3. Dito na tayo sa harap ng Mayon Volcano sa Quitwinan Hills. Butit lang gabi na tayo dito kahit may event sila bukas or kasi Pasko bukas eh. So dito kayo magse-celebrate ng pamilya ko nung Pasko. Kasama yung three-wheeler namin tsaka yung aming doggy. Sophie. Yan, ito yung bunso ko. Si Erin. Ito si Ersa. And si Mami. Ang ilaw, nakita niyo yung ating Bajaj RE dyan. Or yung ating three-wheeler. Gagawin natin siya ngayong Christmas tree. Kasi Pasko ngayon. At syempre, mas maganda maranasan ng mga bata ang Pasko. Ayan, natuwa sila sa Christmas nila. So, good night. Good morning. Ganda man ang view mo dyan. Ganda na setup ng ating ano, three-wheeler tsaka ng ating campsite. And the kids, Merry Christmas nga pala sa lahat. Ito na yung Mayon Volcano. Ayan o, napakaganda niya. Yung entrance fee namin dito is 100 pesos, 10-50 pesos para sa bata. And libre yung 7 years old below. Pinakamaganda is pwede pa itabi sa sakyan mo dito sa iyong campsite. And then pagbungon mo or pagising mo, ito na agad yung makikita mo. Mayon Volcano. So last year, nakapunta na rin kami dito kasama yung mga tropa, pinsan. Ngayon naman, sinama ko na yung pamilya ko para makita naman nila yung ganda ng Mayon Volcano. So yan, tuwan-tuwa talaga siya sa regalo niya. Then breakfast na tayo. At kape. Itatest natin yung mugs na fat mugs dito sa Tagaytay hanggang dito sa Mayon. So, napaka-solid. Yan, tapos na kami dito sa Quitwinan Hills. Pababa na kami, hanap pa kami ng mga gandang spot dito sa Albay, papuntang Sorsogon. Let's go! So easy.
kami sa... Nandito na kami sa Let's. Let's Pinangat. Dito sa may Kamalig. Kamalig pa to eh. Tingnan natin kung ano yung mga masasarap na pagkain dito sa Bicol. Ayan ba yung may crab? Ata. Ang lasa. Sarap din. Sarap. Lasang Bicol. 250 pesos. 250 pesos yung gas natin dito sa may Kamalig. Tingnan natin kung saabot ito ng Sorsogon. Pumasok na ano? So, kararating lang namin dito sa Paradise Hot Spring sa may Irosin. Dito na kami magpapalipas din ng gabi. Dito nga pala Hot Spring. Tapos, kumuha kami ng kwarto for 1K. Yan. Tapos yung entrance fee dito ay 60 pesos, pati bata. So, pwede rin tayo mag-swimming mamayang gabi para maramdaman natin yung Hot Spring. Nice! So, ayun, tapos may katabi ng ilo po. So, dito. Kung sa iba, hindi ka makakaligo ng gabi, dito sa Tropical Paradise Hot Spring, kahit gabi, kahit dyan sa ilog na yan, makakaligo ka dyan. Kahit gabi dyan. Kasi... Bakit? Kasi ang... ilog na yan ay galing dun sa bulkan ng Bulusan, yung mainit, yung active na volcano. Saan pong active na volcano? Interview po to. Yun yung ano, bulkan Bulusan, yun yung active na volcano dito sa Irosin, Sorsogon. Paano po nila nagawa yung bulkan? Ayan, magandang tanong yan. Ayan, yung bulkan ay nagawa nila kasi di ba ito, kunyari lupa, flat na lupa. Apa? Merong magma sa ilalim. Huh? Ano po yun? Yung magma, yung lava. So habang kumukulo ng kumukulo yan, umuumpok na umuumpok gano'n. Pag umpok na gano'n, yan, nagiging bulkan. Tapos nagiging, yan yung bulkang mayon. Sa loob noon, may lava yun. Charge na natin yung ating Blue Yeti para may extra power tayo. So yun guys, tara, ligo na tayo sa mainit na hot spring.
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I magandang umaga. Swimming na agad ang mga bata. Good morning, guys. Napakalinaw ng tubig dito sa may hot spring na to. Kasi ito ay nasa paanan lang ng Bulkang Bulusan. Dito sa part na to, makikita na natin yung Bulkang Bulusan. Subukan natin yung ilog doon. Oh, maganda. Ito, dito. Ah, wala yun. Lapit lang, ayun lang. Oh. Wala yun yan? Hindi, mababa lang. Ay, feet? Hindi, 2 feet. Eh may bata oh. Ganun. Linaw oh. Wow, init. Ah. Sinapot turon. Ayun. Ate, di ka na. Papaw lang. Hot spring. Alright. Ang linaw ng tubig mo. Tapos anong pakiramdam? Init. Mainit. Guys, sobrang init. Parang pinakaluan ulit ako. Parang pinakaluan na tubig. Okay, go. Okay, go. Diyan nagagaling yung tubig dito. Pero hot spring to. Mainit talaga. Sakto-sakto talaga para mag-relax. Then, malinaw talaga. Walang halong chemical. Ang hot spring na ito sa labas ng Tropical Hot Spring Paradise sa Barangay Monbon, Tirosin, Sorsogon, ay libre lang. Dito madalas na iligo at naglalaba ang mga lokal. Napakalinis ito dahil na din sa pag-aalaga ng mga tao dito. Sana'y patuloy din ang palahaga ng mga ganitong bagay na bigay sa atin ng kalikasan. Hindi kami masyado nagtagal at dumiretso na rin kami pabalik ng Legazpi. Ito ang aming gawain. Hindi kami nabiyahe sa gabi sa kalsada. At kung saan man kami abutan ng gabi, ay hahanap na lang kami ng accommodation o pwede namin pagkampingan. Ang paglalakbay ko kasama ang pamilya ay isang masayang karanasan na nagbibigay diin sa pagkakaisa at pagpapalakas ng aming samahan. Bawat paglalakbay namin ay nagkakaroon ng pagkakataon sa bawat isa sa amin makipag-ugnayan, magbahagi ng mga karanasan at lumikha ng mga alaala na magtatagal habang buhay. Sa bawat pagtahak sa bagong destinasyon, nabibigyang diin ng mga magkakasama ang kahalaga ng pagtitiwala, pagtutulungan at pagpapahalaga sa isa't isa. Sa pamamagitan ng paglalakbay, nagkakaroon din kami ng pagkakataon na lumawak ang aming kaalaman sa iba't ibang kultura at tradisyon, pati na rin ang pag-unlad ng aming pag-unawa sa isa't isa. Ang bawat paglalakbay ay isang pagkakataon upang palakasin ang bandang pamilya at lumikha ng sandaling puno ng kasiyahan at pagmamahal. Somehow we can miss out.
myself down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Masayero tayo, patagay tayo. Anong masasabi mo sa pagkahon natin? Talagang malakas ang ano, sasakyan. Pang ano talaga sa ahonin. Punong-puno tayo na. Matibay ang? Ano matibay? Ano ang gulong? Kisa sa mga ganitong ano. So, malakas naman. Malakas talaga sa ahonin. Malakas tong ano ni... itong Pat Mags. Ang ganda talaga. Makapit. Yan yung itsura niya. Tapos yung Pat Mags, suwak pa rin. Tapos yung auto niya, nagsimula tayo ng 3,089. Ngayon ay 4,363.